Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni na Arkanghel, San Miguel, San Gabriel, at San Rafael. At ngayon din po ang araw na ito ay pinagdiriwang namin ang ika-siyam na taon bilang pari. Ako po si Father Douglas, si Father Moises Siego at si Father Nick Celiano at yung kaklase ko pa po na si Father Jomar na anibersaryo po namin. At ito po ay misang pasasalamat sa biyaya ng bukasyon ng pagpapari. Kaya palapakan natin ang poong Jesus Nazaren. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamahalaan mo ang mga ginagampanang paglilingkod ng mga anghel at mga tao. Para mo nang awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit na mga lingkod mong anghel. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel. At ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalayas sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon at ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin, nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay, kaya't magalak kayo kalangitan at lahat ng naninirahan diyan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw'y tunay na dakila, pati iyong kautosan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ikay ipagbubuni. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Oh,
Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Nathanael ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Kaisa ng lahat ng mga anghel at arkanghel, San Miguel, Rafael, Gabriel, kasama ng lahat ng mga kaparian po dito, palapakan natin ang Poong Jesus Nazaren. So ngayon po ay ginugunita natin at pinagdiriwang ang mga arkanghel. Hindi ko pa alam kung ilan po sa inyo ang nagdidebosyon sa mga anghel, no? Pero sa atin pong pananampalataya, bahagi po ito ng ating tinatanggap. No, na tayo po ay naniniwala sa mga anghel. Hindi man natin sila nakikita, kagaya ng mga nababasa natin sa Biblia, pero totoo po ang mga anghel. At itong arkanghel na ito, itong tatlong ito ay binigyan ng napakahalagang katungkulan. Ang mga anghel po ay mga lingkod ng Diyos. Hindi po sila Diyos. Sila ay mga tagapaglingkod lang o naglilingkod para sa Diyos. Ang kanilang ginagawa ay laging nagpapaalala sa mga tao tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Alam ko po, narinig yun na, pero balikan lang natin ilang mga tagpo, no, tungkol sa tatlong ito. Madalas naririnig natin at nakikita natin sa imahin ni San Miguel na tinalo niya ang demonyo.
yung magdaraya na siya yung si San Miguel ang nanguna kasama ang iba pang mga anghel doon sa mga nagrebelde, doon sa mga umayaw sa Diyos. At sa unang pagbasa narinig natin na tinalo ng no ng grupo ni San Miguel itong mga no itong mga demonyo na tinatawag natin ngayon. Kaya sila po ay napaalis no sa langit. At itong si San Miguel ang sinasabi nga na walang kaparis ang Diyos, no? Who is like God, no? Na sinasabi pag narinig mo ang San Miguel, ito yung Diyos. Ito yung katulad ng Diyos. Ito yung nagpapaalala sa atin sa Diyos. Si San Rafael o si Arcangel, no, Rafael, siya naman po yung narinig natin na tumulong kay Tobit, tumulong sa anak niya, no, si Tobias, nang siya po ay no, mag-aasawa na, tinulungan na manumbalik yung paningin ni Tobit nung siya po ay nabulag, at ang ipinadala ng Diyos na anghel ay si Rafael. Kaya nga mayroon tayong Diyos na mapagpagaling, no, the healing God sa pamamagitan ni Rafael. At si Gabriel, na madalas nating nakikita o naririnig na nagpapahayag ng mabuting balita, pero siya rin ay katuwang, no, katuwang ni San Miguel at Rafael sa pakikipaglaban o sa pagpapahayag lalo tigit ng mga mabuting balita. Si Anghel Gabriel ang nagiging lakas natin, lakas ng Diyos. At ito yung mga kumakatawan, no, at lagi nagpapaalala sa atin. Ngayon po, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung pagtawag kay Nathanael ni Jesus. At sinabi nga, masdan ninyo ang tunay na Israelita, hindi magdaraya. Yan. Maganda po, no, na mapagnilayan natin ito. Lalo tigit sa panahon natin na marami tayong napapanood sa social media, na sa social media parang lahat maganda, lahat masaya. No? Talagang marami tayong pwedeng itago. Pero yung panyaya sa atin ngayon, yung mamuhay tayo sa katotohanan. Kasi yung pag-amin natin ng mga katotohanan, ng bagay na totoo sa atin, doon lang tayo talaga matutulungan. Huwag po sana tayong masanay na nagtatago, nagkukubli, o nakikipagplastikan ang kaharap mo, pero dahil mayroon tayong mga cover, wala na. Parang lahat na lang okay. Pero okay naman po na maging hindi okay. Kung tayo lang talaga, no, yung mamuhay tayo sa katotohanan, yung magiging totoo, doon tayo makakakuha talaga ng tulong. Bakit ba tayo nasasanay magkubli? Bakit po ba tayo nasasanay magtago ng ating tunay na nararamdaman? Eh, meron tayong, di ba, meron tayong Diyos na kaya tayong protektahan, kaya tayong depensahan. Paano tayo didepensahan kung ayaw naman natin magsabi? Meron tayong Diyos na tagapaghilom. Kung nasaktan ka, bakit di mo sabihin nasaktan ka? Bakit hindi mo aminin na nasasaktan ka? Kung nalilito ka, bakit di mo aminin na nalilito ka? Mayroon tayong Diyos na tutulong sa atin para magbigay sa atin ng sapat na lakas na maintindihan ito. Kami po na mga pari, no, na naririto sa harapan po ninyo, hindi po kami mga anghel. Kami ay mga pari na nangangailangan din ng tulong ng mga anghel. Hindi kami exempted
sa mga tukso. At kailangan namin ng Diyos para depensahan kami laban sa no, mapanlinlang na panunukso ng demonyo. Kami mga pare, nasasaktan din, patuloy pa rin, na nangangailangan din kami ng Diyos ng hihilom sa aming mga nararamdaman. Nalulungkot din. Kung ano yung nararamdaman ninyo, nararamdaman din namin. So, pare-pareho po tayo. Iba't iba man yung pamamaraan ng ating paglilingkod sa Diyos, pero pare-pareho po tayong nangangailangan sa Diyos. Ang kailangan lang po talaga natin no, na talagang mapaglabanan ay itong mamuhay tayo sa kasinungalingan, mamuhay sa pagkukunwari, kasi hindi talaga tayo sasaya sa ganitong pamumuhay. Nawa po, sa aming pong pagdiriwang ng ikasyam na taon, inihiling po namin yung inyo pong tulong, yung inyo pong pagdarasal, nang sa ganun po, lalo tigit sa panahong ito ng pandemya, ay aming pong magampanan ang aming pong pagkapari na ipinagkaloob sa amin ng poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa araw na ito ay inilalapit natin sa Ama sa pamamagitan ng pagkilos ng mga banal na Arkanghel, ang mga ganap na Espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. Ang ating pong itutugon sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, naway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhayan ang loob sa pangangalaga ni San Gabriel, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ating nawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na tagatanod, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ganun din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Itayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imig. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit nang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at na tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol kasama si San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Lubos, hindi ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang pagkaing nagbibigay buhay, ang dalangin naming mga dinulutan nito ng lakas ay makatahak kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan sa maaasahang pagkalinga ng iyong mga anghel sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami ngang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo, at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19. At sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Konting panahon lang po ang hingiin ko upang maipakilala lang po ang mga pari na kasama ko po ngayon at kasabay na naordinahan na nagdiriwang po ng ninth year ng aming pong pagkapari. Yung nasa kabila po ay si Father Moises Siego. Siya po ay naka-assign sa Ecology Ministry ng Archdiocese of Manila. At dito naman po sa aking kanan ay si Father Nick Celiano. Siya naman po ay sa school, no, sa mga schools, Catholic schools ng Archdiocese of Manila. At yung kaklase ko pa po na nauna lang sa amin ng isang buwan, yung nagbasa ng gospel natin, si Father Jomar Burgos. At yung kaklase po namin, yun yung katabi niya, si Father Francis Villamel, religious priest po. At siyempre, yung big time ng Archdiocese of Manila, si Father Mark Munda, school director po ng Anina Schools. Yung mga katuwang po namin pari dito sa, na tumutulong po, magpakumpisal, magmisa, si Father Bong at si Father Paul. Yan, mga merciful fathers and brothers po. At siyempre, yung mga nakasama ko na ng apat na, 6 years na, na dito po sa komunidad ng Quiapo, ang pinakabata, si Father Frank. Yan. Si Father Raul, si Father Danichi, si Father Earl, at ang birthday boy bukas, si Monsignor Hernando Coronel. Yan. Birthday po niya bukas. Okay, so minsan po talagang no, madalas namin sinasabi ni Monsignor Ding, no, it's not about us, but it's about you.
Yan. Kaya minsan wala po akong masabi pag no, nag-homily, no, kasi talagang dumarating din sa punto na talagang hindi pwedeng agawan ng atensyon, no, hindi pwedeng kunin yung mensahe ng Pong Nazareno. Kaya minsan pagpasensyahan nyo na po kung nagkukulang kami minsan, no, sa aming mga paghahatid ng mabuting balita. No, talagang may paraan din talaga ang Diyos para manatili tayong nakatapak sa lupa. Kaya nawa, patuloy niyo po kaming ipagdasal ng mga pari habang amin naman din ginagampanan na kayo po ay maipagdasal at mapaglingkuran bilang amin pong mga misyon. Kaya maraming salamat po sa mga kaibigan, pamilya, siyempre, no? Sa mga sumusuporta, sa mga tumutulong, lalo tigit sa mga nagdarasal sa amin, lalo tigit sa mga panahon ng aming mga kahinaan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Pagkatapos po nito, na misa, uwian na po tayo. Salamat po sa inyong pagpunta at pakikiisa sa selebrasyong ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.